Papa, nag-usap na naman kayo ng First Lady? May negosyo kaming pinag-uusapan niya. Sinasabi ko na nga, be. May hindi magandang ginagawa yan. Aurora, huwag naman ganyan, iha. Hindi porke yung tao'y nakipag-negosyo na sa papa mo, eh. Gumawa na ito ng masama. Hindi lang naman negosyo ang pinunta niya dito, iha. Inihingi din niya ang aking suporta para sa susunod na eleksyon. Iha, alam kong apektado ka dahil asawa siya ni Oscar. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko pa nalilimutan ang mga ginawa ng taong yon. Papa, pati ako galit kay Oscar. Pero tama na. Tama na yung paghihiga-higante. Huwag mo na siyang paghigantihan. Okay. Huwag na natin pag-usapan yan, iha. Ang mahalaga ngayon ay ang charity event na inorganize ako para sa'yo bilang selebrasyon at pasasalamat sa pangalawang buhay ko at sa pagkakaligtas din sa'yo. Magbebenta ako ng prized art collection ko at ang makukuha doon, ibibigay natin sa charity para sa mga naulila sa Norte. Di ba yan ang gusto mo? Pasensya na, Papa. Hindi ako pupunta. Ha? Bakit? Alam ko, ginagawa niyo lang yan para mahuli ang kalooban ko. Pero hanggat hindi kayo tumitigil sa paghihigante at saka sa paggawa-gawa niyang mga illegal niyong transaksyon, hinding-hindi niyo makukuhang suporta ko. Bastian, bakit ang aga niyong bumalik? Hindi na ba kayo nangisda? Oo, Ditas. Susubukan na lang namin sa ibang araw. Pakasakali pang maging okay. Bakit? Anong nangyari? Hala, ayun, ganun pa rin. Matumal pa rin ngayon. Dahil ayaw pa rin po kasi malis ng mga barko ng mga banyaga na yan. Opo, Aling Ditas, may nasalubong po kaming manging isda. Konti po yung nahuli kaysa yung nakita natin kanina. Ba? Oo naman. Eh, Mr. President, dapat talaga makabalik na kayo sa pwesto para mapaalis na natin yung mga banyaga na yan. Oo nga po, Mr. President. Sana makabalik na kayo sa pagkapangulo. Dahil sobra na po ang kalapastahan ginagawa sa palasyo ng mga demonyong yun. Mr. President, kawawa po yung mga maliliit na tao. Tulad po ng mga taga rito. Dahil sa mga nakikita ko, mas lalo ako nagkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban ko. Labanan ng mga huwad na pinuno ng ating bansa. Pero hindi ito magiging madali. Hindi lang sina Lily, Renato at Arturo, kundi lahat na nakikinabang sa mga tiwaling gawain. Naging malaking bahagi na ng gobyerno natin ang korupsyon sa mahabang panahon, ang pagnanakaw sa kaban ng yaman ng bansa. Kaya malalim na ang ugat ng katiwalian na ating bubunutin. Madam, kamusta po naging lakad niyo kay Don Ignacio? Naiinis na ako sa matandang yon. Mabuti na lang, may nakuha kong impormasyon na hindi mo na ibigay. Ano po yun, madam? Dating kasintahan ni Oscar ang anak niyang si Aurora. Galit na galit si Don Ignacio kay Oscar dahil sa tingin niya, sinira ni Oscar ang relasyon nilang mag-ama. Kaya pala ganun na lang kung makatingin sa akin ang babaeng yon. Malalim pala naging koneksyon ni Presidente Hidalgo sa mga Guillermo, madam. Yun na nga. At ang gusto ni Don Ignacio ngayon, humingi ng tawad ang presidente sa kanya. Umayag ka, madam. Tawagan mo yung mga bantay sa villa. Papuntahin mo dito si Mariano. Sige po, madam.
Sir. Huh? Pinapapunta ka ng unang dinon sa palasyo. Kailangan ka namin ihati doon. Ano ba yan? Eh, mas preso pa ako ngayon kaysa dati. Kailangan mo sumunod, sir. Pag yan si Lily nanalo sa pagka-presidente at nakuha ko na lahat ng kailangan ko sa kanya, lalayasan ko siya. Tingnan mo nga naman, mukhang itinadhana na magkakilala kami ni Don Ignacio. Kahit nagalit siya kay Oscar, hindi ko hahayaang maging hadlang yun. Gagamitin ko si Mariano at gagawin ko ang lahat para makuha ang pabor at endorsement ni Don Ignacio. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!